Double time na sa pamimili ng ibang re-regalo sa mga inaanak, sina Aling Annette at Aling Mercy. Mayap-maya kong sulyapan ang dalang listahan. Matiyak lang na walang makakaligtaan. Kim na to eh. O di kay Kim. Kailangan daw espesyal, pero dapat abot kaya pa rin ang bulsa. Ano ito, magkano? 150 po na eh. Last price na yan. Walang bawas? Wala na po. Marami pa kaming bibilhin. Oh, meron pang hindi nakalista. Kung tutuusin, madali lang naman daw bilhan ng regalo yung mga maliliit pa. Simpleng laruan lang daw, masayang masaya na. Pero yung mga nagdadalaga at nagbibirata, extra challenge na. Kaya minsan daw, naisipan niyang bigyan na lang ng pera ang mga inaanak. Pero tanong ni Aling Annette, nasaan naman daw ang Christmas spirit doon? Baka pang-inom ng tatay, joke! Kaya kanina, nag-ikot-ikot kami sa pinagpupugaran ng mga kapwa ko, Gen Z, para itanong sa kanila, ano ba talaga ang trip niyong Pamasko? Pera po. Pera na lang. Mas gusto ko po pera, kaya ako na lang bibili. Magiging masaya kasi mabibili mo yung gusto mo. Hindi naman daw sa pagiging materyoso o pagiging harsh, pero minsan daw kasi sadyang hindi akma ang natatanggap nilang regalo. Mag po. Mag. Mga baso. Mag. Kabimpo. Wallet. Di ko naman gusto, kaya pinamigay ko na lang. May nagre-regalo man daw ng damit, sablay naman. Wala naman sa uso. Baduy. Baduy. Sa isang survey ng SWS noong 2012, lumabas na 46% ng mga Pilipino ay gustong makatanggap ng hindi material na bagay bilang regalo sa Pasko gaya ng mabuting kalusugan at pagsasama-sama ng pamilya. 43% naman ng mga Pilipino ang gustong makatanggap ng material na regalo. Nangunguna sa wishlist nila ang pera, bahay at lupa, pagkain at trabaho. Ayon sa mga eksperto, kumpara kasi sa mga nakatatanda na kadalasan ay sentimental, ang mga kabataan, mas praktikal. Ang regalo naman kasi ay simbolismo. May Judeo-Christian yan. Nung niregaluhan si Kristo, no, regardless, no, basta buong puso galing sa loob, okay lang yan kahit yan ay towel or alarm clock. Pero sa panahong ito kasi, tinitingnan mo na rin yung praktikalidad. No? Dapat may gamit lahat ng ibibigay. Pero meron pa rin naman mga kabataan na okay lang daw kahit ano man ang ibigay ni Ninong at Ninang. Ang importante po ano galing sa puso. It's the thought that counts. So ibig sabihin parang nag-spend ka ng time para bilhin yun. Oscar Oida, GMA News.